sa mga balitang mayroong pag-asa. Mga pangangaral na pinangunahan ng mga care group sa Northern Luzon Mission naghatid ng mahigit 1,500 tao sa pagbabautismo. Mga Adventistang katutubong mangyan sa North Occidental Mindoro 1 District nangaral sa Tangladan Village. Level 1 Children's Ministries Leadership Certification isinagawa sa Palawan Mission. Area-wide Youth Fellowship idinaos ng mga Adventistang kabataan sa Oriental Mindoro. Central Occidental Mindoro 1 District Fellowship ginanap sa Sablayan Seventh-day Adventist Church. Urbis Tondo Adventist Church Women's and Children's Ministries Department nagsagawa ng community outreach. Tatlong araw na stewardship seminar idinaos ng Palawan Mission. Pangangaral at pagtuturo sa mga bata isinagawa ng Lakeview Seventh-day Adventist Church. NPUC Preachers Kids nagsagawa ng community outreach sa mga bata sa Barangay 35, Pasay City. Unang Bible quiz ngayong taon, kinasangkutan ng mga Adventist Church ng CLC Area 10. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Mahigit 1,500 ang nahihatid sa pagpapabautismo sa buong Northern Luzon Mission Territory pagkatapos ng mga pangangaral na pinangunahan ng mga care group. Sila ay bunga ng pagpapala at direksyon ng Panginoon sa NLM Care Group Ministry sa unang quarter ng taon. Ang balita, hatid ni Mike Daniel Subala. Pagkakaisa, yan ang spiritong pinamalas ng bawat miyembro ng Care Group Ministry sa nangyaring sunod-sunod na pangaral dito sa kalakhang hilagang Luzon. Sa unang tatlong buwan ng pag-iibanghelyo simula ng pagpasok ng taong 2022, 1,569 na mga tao ang siyang naging resulta ng pagkakaisa ng bawat miyembro ng Care Group Ministry ng Seventh-day Adventist sa Hilagang Luzon. Napakasarap ang magkaisa sa gawain. Ito ay isang pagkakataon na kung saan ipinapakita na hindi lamang mga pastor ang pwedeng gumawa ng pag-iibanghelyo. Kung kaya't sa nangyaring malawakang pagbabautismo sa nasabing teritoryo noong Marso 26, mga kahangahangang kwento sa pagtanggap kay Kristo ang siyang nagsilitawan. Sobrang saya ko po dahil kung hindi ako dito nagpunta sa Seventh-day Adventist po, hindi ko nakilala si Lord. Natanggalan ako ng tinik sa buhay akong dibdib talagang sobrang saya ko kahit dahil na-invite man ako sa Seventh-day Adventist. Masaya po ako sa Panginoon at kami pong pamilya ay isinalim na po kami sa Adventist. Doon namin na nasumpungan ang katahimikan, kalwalhatian. Na magaman ako'y hapon ng Sunday noon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naliwanag po yung nasa sa Biblia at nagkaroon po ng katotohanan. Sa datos na nabanggit na resulta ng nagpabautismo, tinatayang 121 dito ay mga na-reclaim. Nagkakaisa po kami para sa ganun, suportahan po ang programa ng Northern Luzon Mission sa ating care group evangelism at sa first quarter na ito ay naabot po namin ang aming goal dahil nagtutulungan ang bawat isa po sa aming, lalong-lalo na po ang aming care group. So mabuhay po. Ang nangyaring tagumpay ng pag-iibanghelyo ay siyang patunay na ang bawat miyembro ng Seventh-day Adventist Church ay tinatawagan na maging kasali sa pagpapalaganap ng mabuting pabalita. Kaya kaibigan, ikaw at ako ay kasama sa panukalang ito. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News. I will go! Mga Adventistang katutubong mangyan ang nanguna sa 6 na gabing pangangaral na isinagawa ng North Occidental Mindoro 2 District sa Tangladan Village sa bayan ng Santa Cruz. Ang kanilang pangangaral ay naghatid ng mga tao sa pagpapabautismo. Nagbabalita si Erwin Sison.
sa Tanlagan Village kung saan sinasagawa ang spiritual evangelism na mismong elders ng mga katutubumang yan ang nanguna sa pangangaral. Sadyang hindi adlang estado ng buhay sa pagpapalagarap ng Ebanghelyo, yan ang pinatunayan ng mga katutubong elders mula sa iba't ibang sambahan ng mga katutubong Seventh-day Adventist sa distrito sa kanilang ginawang pangangaral sa lugar na ito. Ayon kay Brother John Zamora, presidente ng mga katutubo sa distrito, pinili nila ang lugar na ito para mahikayat ang mga tao na gusto ng kaligtasan. Nag-meeting kami ng buong leader ng iglesia. Mayroon po kaming gagawin na pangaral sa sityong Tangladan na ito ay para mahikayat din ng mga tao na gusto ng buhay na walang hanggan. Pag-aaral sa Biblia ang aktibidad nila sa araw, kung saan dumadalaw sila sa mga tahanan ng mga taong handang makinig ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. At sa pagsapit ng gabi, panunood ng mga kwento sa Biblia ang unang bahagi ng programa, willing-willing ang mga tao lalo na ang mga bata. Ito lamang ang pagkakataon na sila ay makapanood ng mga kwento sa Biblia. Head lecture naman ng ikalawang bahagi na si Pastor Ray Rada mismo ang nagpapaliwanag. Mga panlunas na matatagpuan lamang sa kanilang lugar para sa mga pangkaraniwang sakit ang kanyang itinuro, gaya na lamang ng water therapy. Tamang araw ng pagsamba, kasalanan at kaligtasan, yan ang ilan sa mga naging paksa sa paghahayag ng katotohanan na ibinahagi ng mga katutubong tagapagsalita sa loob ng anim na gabing pangangaral. Pinagpala ang bayan ng Diyos sapagkat may tatlong tumayo at handang tanggipin si Kristo na kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng banal na bautismo. Tinaya ako gusto mong kabautismo dahil marami din kasalanan ako kaya yung nagustuhan ko na sana makapatawa din. Kaya ako salamat din ay kahit papano kami ay madadalawan din ng katulad kayo. Kaya yun na akin, salamat sa inyo. Inaasahan ng mga katutubong elders na patuloy silang masuportahan ng kapatiran upang mas mapalawig pa nila ang pamamahayag ng mabuting balita sa mga kapwa nila katutubong nasa kabundukan. Para sa balitang may pag-asa, mula rito sa North Occidental Mindoro Distrito, Erwin Sison nag-uulat para sa Hope Today in PUC News. Isinagawa ang Level 1 Children Ministries Leadership Certification Seminar sa tanggapan ng Palawan Mission noong March 25 and 26. Ito ay dinaluhan ng Children Ministries Leaders mula sa Area 1 Territory ng Mission. Si Eugene De La Cruz para sa report. Kabataan ng pag-asa ng bayan. Bago pa man ito makilalang kataga ni Jose Rizal ay naisulat na ni Ellen White na ang mga kabataan ang pag-asa ng iglesia. Ang mga katagang ito ay mas lalong pinagtibay sa isinagawa na Children Ministries Leadership Certification Seminar ng Palawan Mission. 46 na partisipante mula sa iba't ibang iglesia ng Area 1 ang dumalo para sa Level 1 Certification. Ginanap ito sa Palawan Mission Multipurpose Hall kasama ng Palawan Mission Children Ministries Director na si Pastor Agapito Tuting ang pamunuan ng North Philippine Union Conference sa pagsasagawa ng nasabing sertifikasyon. Mahalaga na mainunawaan natin yung mga bata kasi sa pamagitan nun ay alam natin kung paano yung address ang kanilang pangailangan. No, lalo tigit sa spiritual na aspeto ng buhay nila. Dalawang sesyon rin ang hatid ni Pastor Tuting, gayon din ang kay Mrs. Josie Calera, ang kasalukuyang NPUC Children Ministries Director. Siya rin ang naghatid ng mensahe sa Divine Worship at isang sesyon sa hapon ang pinangunahan ni Mrs. Alni May Donaldo. Si Mrs. Norlin Kadapan, ang dating NPUC Children Ministries Director, ang naging tagapagsalita sa apat na sesyon. Ito po ay nakatulong sa ating mga leaders, sa ating mga coordinators para sila ma-equip sa pagtuturo sa mga bata. At hindi lamang yan, kundi malaman nila ang kanilang tungkulin. Nagkaroon din ng eleksyon para sa mga magsisilbing opisyales ng Area 1 Children Ministries ngayong taon. Dapat po tayo ay ma-empower natin yung ating mga kabataan, lalo na doon sa ating tema ngayon na I will go with the minors. Kailangan ay bitbitin natin talaga, dalahin natin, i-empower natin ang ating mga maliliit na bata. Will
go with my minors, ang sigaw ng mga kapatid na may puso sa pangunguna sa mga batang pag-asa ng ating iglesia. Bata man upang tanggaping kawal, ngunit sa murang edad nagsisimula ang disiplina at higit ang pagkilala kay Kristo na siyang unang nagmamahal sa bawat batang naglilingkod sa kanyang kawan. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula rito sa Puerto Princesa, Palawan, ako po si Ejin Joy de la Cruz para sa Hope Today NPUC News. Nagtipon ang mga Adventistang kabataan sa buong Oriental Mindoro sa idinaos na Area-Wide Youth Fellowship sa Bansod noong Sabado, April 2. Ang kanilang saya sa maghapong programa, balitang hatid ni Royven Maranan. Matapos ang mahabang panahon, bakas pa rin sa ngiti ng mga kabataan ang pananabik sa ngayoy ginaganap na Area-Wide Youth Fellowship sa probinsya ng Oriental Mindoro. Ikalawa ng Abril taong kasalukuyan, muling naganap ang programang magbibigay linaw sa isang taong aktibidades ng mga kabataan. I think this program has ended our longingness to each other at syempre hindi lang naman mga kabataan kundi mga magulang din na matagal namin hindi nakasama at nakita. Sa temang I Will Go, Lift Your Voice, ibinahagi ni Assistant Manager of AWR Center for Digital Evangelism, Pastor Alexis Mercado, ang salita ng Diyos para sa ikalawang serbisyo. Para sa ating mga kabataan ay magpatuloy tayo sa paglago, pagkilala sa ating mahal na Diyos. At naniniwala ako na God can use us mightily kung tayo'y magpapagamit lamang sa Kanya. Sa pangunguna ng Omangyen Officers, mga piling kabataan at presensya ng mga district pastors, matagumpay na natapos ang unang parte ng programa. Ikaisa ng hapon, sinimula ng AY program, tampok ang mga makalangit na awitin. Pinangunahan ni South Central Luzon President Pastor Jasper Flores ang minsahe na magiging inspirasyon sa ikalalagong espiritwal ng mga kabataan. Matapos ito ay isinagawa rin ang turnover ceremony para sa mga bagong opisyalis ng Omangyan na magsusulong sa aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa nasabing probinsya. Makikita natin na ang lahat po ay gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. Alam ko na sa mga susunod pang programa ay nariyan, makikita natin silang lahat at magiging matagumpay ang lahat ng ating programa. Pinasinayaan naman ni Pastor Rose Dane Terry Rualio ang turnover ceremony at natapos ang programa sa isang commitment message ni Assistant to the President for AWR SSD, Pastor Roseller Zamora. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Mark Royven Maranan. Hope Today, NPUC News. Ginanap ang ikatlong District Fellowship ng Central Occidental Mindoro 1 noong Sabado, April 2 sa Sablayan 70 Adventist Church. Ang nasabing pagtitipon ay dinaluhan ng mga direktor mula sa North Philippine Union Conference na sila ring nanguna sa programa. Nagbabalita si Sophie Tessa Mopia. Sa ikatlong pagkakataon, nagtipon-tipon muli dito sa Sablayan Mother Church ang lahat ng miyembro ng Seventh-day Adventist Church mula pa sa iba't ibang iglesia na sakop ng distrito ng Central Occidental Mindoro 1 na may temang I Will Go With My Church. Puno ng pasasalamat at papuri sa Diyos ang naging sentro ng pagsamba sa nasabing pagtitipon. Pinaalala ni Ma'am Agnes Ravelo, NPUC Associate Education Superintendent, ang kahalagahan ng Adventistang edukasyon. Okay, ang ating edukasyon ang siyang nagdadala ng mga kaalaman sa ating mga kabataan. At ito yung mga future generation ng mga leaders natin. Maganda na nakaranas sila ng Adventist education. Inilahad naman ni Pastor Jerry Estabillo, NPUC Stewardship Trust Services Director, ang tungkulin ng isang tunay na katiwala ng Diyos. Ito ay palagay ng stewardship is to make money. Wala ko sa Biblia na to make money and stewardship. Stewardship is to make disciples. Sinariwa muli ni Pastor Delino Irby, NPUC Sabbath School Personal Ministries Director, ang pagkakaroon ng isang masiglang Sabbath School program sa bawat iglesia o distrito. Unang-una, ito ay
kailangan may pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, ito ay magkaroon ng fellowship, yung magandang samahan, pagkaunawaan ng bawat isa. Ang pangatlo ay magkaroon ito ng outreach. Ang pang-apat, ito ay world mission. Ito yung mga offerings natin na itutulong natin sa buong trabaho ng sanlibutan. Ang pagtitipong ito ay nagbigay inspirasyon sa mga kapatiran na hindi kabilang sa relihiyong Adventista. I feel so blessed because as a first-timer, first visit ko na rin, marami ako mga nakitang sa kanilang style of preaching and yung kanilang mga teachings na kung saan ay sa isang fellowship ay talagang lahatan na. Kami nga po pala ay hindi Adventist, ngunit kami masayang dumadalo sa pagsamba dito sa Adventist. Nararanasan namin kasiyahan kaya't kami patuloy na nagsisimba. May mga tumanggap sa ating Diyos na tagapagligtas, bunga ng bawat care group ng iglesia. Kaya nga sa mga panawagang ito, hinimok tayong makilahok sa gawain ng Diyos at ating masimbatla ang katagang, I will go with my church. Mula sa Sablayan Seventh-day Adventist Church, Occidental, Mindoro, para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Sofita Samopia, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Pinaglingkuran ng Urbistondo Seventh-day Adventist Church ang mga bata at kanilang mga magulang sa Sityo Bangul, Barangay Bayawas. Ang nasabing community outreach ay hatid ng Women's and Children's Ministries Department ng simbahan. Ang kanilang naging paglilingkod, balita ni Nestor Sinlaw. Sa pangunguna ng Children's and Women's Ministries Department ng Urbistondo Seventh-day Adventist Church ay sabayang isinagawa noong 26 ng Marso 2022 ang Community Outreach Program sa Sityo Bangul, Barangay Bayawas, Urbistondo, Pangasinan. Kaugnay nito, nagsilbing tagapagsalita ang isang PNP personnel patungkol sa Anti-Bastos Law at Anti-Violence Against Women and Their Children Act na layong ipabatid sa mga kababaihan at iba ding dumalong kalalakihan ang kanilang mga karapatan. Ang lektura patungkol sa New Start ay isinagawa rin sa pangunguna ng piling miyembro ng Women's Ministries Department. Sa kabilang banda, tuwa at kagalakan naman ang namutawi sa mga mukha ng mga batang nakilahok sa panalanginan, Bible storytelling at pag-aawitan na pinangunahan naman ng mga miyembro ng Children's Ministries Department. Todo suporta rin ang mga magulang ng mga batang nakisangkot sa programa. Noong 25 ng Marso 2022 ay nauna nang isinagawa ang pagbisita sa ilang piling individual na may karamdaman at sila ay ipinanalangin, inantahan ng mga mag-aaral ng Adventist School of Urbistondo kasama ng kanilang mga guro. Ang pakikilahok ng mga mag-aaral ay may pahintulot ng kanilang mga magulang at ng kanilang mga guardians. Pagkatapos mabusog sa mga makalangit na mensahe ng mga lumahok na mga bata, mga kababaihan at mga kalalakihan ay pinagsalusaluhan ang simpleng merienda at nakatanggap din ang mga dumalo ng mga tokens bilang pasasalamat. Katulad ng mga ministeryo ni Jesus nung siya ay nasa lupa, gaya ng pag-iebanghelyo, pagpapanalangin, pagbisita sa mga may karamdaman at pagbibigay ng pagkain sa mga tao, ay naging daluyan ng pagpapala ang mga kapatid ng mga Seventh-day Adventists para sa mga lumahok sa nasabing Community Outreach Program. Mula dito sa Sityo Bangul, Barangay Bayawas, Urbistondo, Pangasinan, layunin ay maghatid ng balitang punong-puno ng pag-asa. Nestor Arsenlau Jr. para sa Hope Today, NPUC News. Ginanap ang Stewardship Certification Seminar sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang tatlong araw na programa ay isinagawa sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division at North Philippine Union Conference Stewardship Ministries Department. Si Dorothy Rodriguez para sa report. Tatlong araw na Stewardship Spiritual Empowerment ang ginanap dito sa Puerto Princesa City itong huling linggo ng Marso. Ito ay may temang I Will Go, Put God First.
upang magkaroon ng mas malalim na pagkakaunawa patungkol sa pagiging katiwala ang mga stewardship leaders ng bawat iglesia na nasasakupan ng Palawan Mission ay nagkaroon ng pagkakataong dumalo sa nasabing programa na isinagawa ng MPUC at SSD Stewardship Department. Ipinaliwanag ni Pastor Nathaniel Contreras ang kahalagahan at layunin ng pagdalo ng mga stewardship leaders sa naturang programa. Ang layunin ay tipunin sila upang sa ganon magkaroon ng spiritual empowerment na ito ay kinakailangan sa kanilang paglilingkod at mahanda lalo tigit sila sa pagiging katiwala nila. Ibinahagi naman ni Pastor GB Simba kung bakit ang nasabing programa ay mayroong temang I Will Go, Put God First. At kanya rin namang ibinahagi kung ano nga ba ang kahalagahan ng stewardship. The importance of these events, the spiritual empowerment, is to help our church members, our church stewardship leaders, to be aware that the stewardship is not only about money. The stewardship is to develop people, to encourage people, to be aware that we need to have connectedness to Jesus as our personal saviors. Ating naibigay ang kahalagahan ng pagpapractice ng systematic benevolence, yung pagbibigay ng tamang pag-ikapo, paghandog, at pagbibigay ng iba pang mga gifts para sa Panginoon. Ang mga kapatiran ay mataimtim na nakinig sa bawat lekturang ibinahagi. Isa sa mga tagapakinig ay si Brother Jake Fernandez from Los Vimindabi, Puerto C. Kanyang ibinahagi ang kanyang natutunan sa mga mensaheng kanyang napakinggan. Unang-una po, talagang purihin ng Panginoon sa aking mga mensaheng narinig. At higit sa lahat, hindi lamang sa akin, ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa amin na nakikinig rin, na tayo ay tinuturuan kung paano maging isang tapat na katiwala. Hindi lamang kakatiwala ng ating salapi, kundi pagtiwala sa ating Panginoon. Nag-iwan naman ng pasasalamat at mensahe si Pastor Gerardo Estabilio, NPUC Stewardship Director. Atin sana na mailagay ang Diyos sa una sa lahat ng ating tinatangkilik at sa lahat ng bahagi ng ating buhay. To put God first is not easy, but God will do His best for us. God will bless us when we put God first in our life. Mula dito sa Puerto Princesa City, nag-uulat Dorothy Rodriguez. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Isinagawa ng Lakeview Seventh-day Adventist Church ang 5 araw na children's evangelism o pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata noong huling linggo ng Marso. Ito ay bahagi ng kanilang paghahanda sa nakatakdang malaking pangangaral ng nasabing simbahan sa kanilang lugar. Nagbabalita si Lenny Rose Reyes. Isang malaking pagpapala na makapaglingkod ang mga anak ng Diyos sa mga munting bata sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang Children Evangelism Crusade dito sa Lakeview Church. Naisagawa ang isang Children Evangelism Crusade sa Lakeview Church simula noong Lunes, Marso 28 sa ganap ng alas 4 hanggang alas 6 ng hapon sa tulong ng ating Panginoon. Ito ay matagumpay niyang nasubaybayan mula sa unang araw nito hanggang sa katapusan ngayong araw ng Biyernes. Ito ay 5 araw na pagtuturo na may kinalaman sa ating doktrina na pinangunahan ni Ma'am Esther Dakila at Sister Belen Ramos. Ang kahalagahan ng programang ito upang akayin ang mga bata sa daan ng patungo sa Panginoon, una tigit ay ang kasiglahan ng paglilingkod ng kapatiran na Iglesia ng Lakeview, at lalo tigit ay ang purihin patuloyan ang ating Panginoon sa mga pabalita na napapanood. Ang Satellite Children's Evangelism ay solely for children. Ang layunin nito ay upang maihanda ang ating mga bata sa gagawing satellite evangelism ng ating mga adults. Kami tuwang-tuwa sapagkat ang mga bata ay talagang araw-araw ay nadadagdagan, kung kaya nga purihin ang Panginoon. Ang mga batang dumalo ay mula edad 7 hanggang 15 na sila ay kabahagi na rin ng kasalukuyang branch Sabbath School na ginaganap ng Iglesia tuwing Huwebes. Sila ay natututo ng mga awit papuri sa ating Panginoon at ng mga turo mula sa Biblia sa pamamagitan ng mga mauhusay na tagapagturo. Umattend ako dito kasi yung mga salita ng Diyos na ibabahagi ko din sa ibang tao. Naging matagumpay ang Children Evangelism Crusade na ito dahil sa pamunuan ng Iglesia. Mga kapatid na buong pusong naglingkod sa loob ng 5 araw
at sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Ako po si Lenny Reyes, nagbabalita para sa Hope Today. Nagsagawa ng Community Outreach Program ang Preacher's Kids o mga anak ng mga pastor at manggagawa ng North Philippine Union Conference noong Linggo, April 3. Doon ay pinaglingkuran nila at napasaya ang mga bata mula sa Barangay 35, Pasay City. Ang balita hatid ni Lou De Los Reyes. Nagsagawa ng Community Outreach Program ang komite ng Preacher's Kids na ginanap sa park ng North Philippine Union Conference noong Linggo ng umaga, April 3, 2022. Ito'y dinaluhan ng 25 bata ng Pasay City. Ang programa ay pinasimula ng mga awitan. Sinundan ito ng isang storytelling mula sa Biblia tungkol kay Noah na pinangunahan ng mga officers ng nasabing care group. Nagkaroon din ng art corner upang masubukan ng creativity ng mga bata at sinundan ito ng craft presentation kung saan ipepresenta nila ang outcome ng kanilang ginawa. Natapos ang programa sa pamamahagi ng mga snacks at mga eco bag na may laman na hygiene kit at gamit sa eskwela sa lahat ng mga kabataang nakisangkot sa pagtitipon. Ang isinagawang outreach program ay parte ng advokasya ng nasabing care group upang makapagbigay ng kasiyahan, interaksyon at kasama na dito ang maibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa mga kabataan ngayon. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ako po si Lou De Los Reyes para sa Hope Today, NPUC News. Isinagawa ng Central Luzon Conference Area 10 ang una nilang Bible quiz ngayong taon. Kabilang sa nasabing quiz ay ang unang pito sa 28 Fundamental Beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Alamin ang mahalagang layunin ng gawaing ito sa balita ni Cherry Silapan. Nakatutok ang buong Area 10 ng Central Luzon Conference sa isinagawang unang area-wide Bible quiz ngayong taon patungkol sa 28 Fundamental Beliefs noong Linggo, 27 ng Marso, ganap na alas 2 ng hapon. Ginanap ang Bible quiz online at napanood sa iba't ibang Facebook page ng Area 10 kung saan bumuhos ang suporta mula sa iba't ibang mga distrito para sa kani-kanilang mga representante. Para sa unang quarter ng taon, ang coverage ng Bible quiz ay ang unang pito sa 28 pangunahing paniniwala ng Seventh-day Adventist Church na may layuning bukod sa maging matatas sa Biblia ay maging mas gamay din ng mga kabataan ang ating mga aral. Hinihikayat din ng mga kabataan na magkaroon ng interes sa pagbabasa ng Biblia. Sapagkat online, ang mga kasali sa Bible quiz ay nasa Zoom habang sumasagot gamit ang Kahoot para sa mga unang round at Google Form naman para sa difficult round. Pinangasiwaan ni Pastor Ray Benji Acab, Area 10 Associate Youth Coordinator, ang Bible quiz kasama si Charlene Tacoge bilang host. Itinanghal na champion si Amer Polidario ng Paranaque Center Church sa nasabing Bible quiz, na sinundan naman ni Emmanuel Dogue ng Paranaque District at ni Team Polidario ng PCC. Itinanghal din na champion ng PCC sa Winners by District. Sumunod ang Paranaque District at ang South Taguig District. In Bible quizzes, you may think that only those at the top wins, but no, my dear friends. Everyone who joins these Bible quizzes are already winners because everyone who gets to read the Bible already wins in life. Bible quizzes is a great motivation for us to read the Bible and to learn more about Christ. Isang kagalakan na makita ang mga kabataan na aktibong nag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa tagumpay ng isinagawang programa. Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Cherry Silapan, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update ng ating mga kapatid sa kanilang paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panuorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio.
Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributors, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana at ito ang Hope Today NPUC News.